What is up, guys? Yup, I am That Boy. I am JC, and welcome back to another video. Okay, so kung ngayon ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please do subscribe. 4 persons na lang, guys. 4 na lang. 400 subs na tayo, and gusto ko muna magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Thank you so much po. Yan, kayo yung inspiration ko sa paggawa ng mga content. For today's video, nakikita nyo, ganito na naman po yung background natin. It's because isa na naman po itong episode ng Fanboy Diaries series natin. Ayan. So, for this episode, isa to sa mga nireserve ko talaga. Sabi ko, save the best for last. Yung mga ganitong tao na talagang grabe yung influence. Pero yun na nga, sobrang nireserve ko tong tao na to, and na-feel ko na this is the right time para gawin ko tong video na to, kasi this month is very special for me, lalo na sobrang daming mga surprises na naganap, sobrang daming unexpected happenings, kaya ngayon ko napili tong i-film. So, itong tao na to, sobrang idol ko to. I can say na isa siya sa mga nag-influence talaga sa akin, lalo na when it comes to singing. Kaya pinurso ko talaga yung pagkanta, and talagang inayos ko yung pagkanta ko. Oh, inayos? Singer! Pero yun na, hindi ko napapatagalin. Kung gusto nyo malaman kung sino yung tinutukoy ko, though nakita nyo naman na sa thumbnail, just keep on watching. Guys, ayun, nakita nyo na kung sino yung tinutukoy ko. It's Darren Espanto. Ayan. Palakpakan natin. Palakpak. Kahit mag-isa lang ako, di skip lang pa. Pero yun nga, it's Darren Espanto. I am a fan of Darren Espanto since 2014 when he joined The Voice Kids. So, first siyang nag-join doon. But before that, meron na siya mga sinalihan like The Next Star. Tama ba yun? The Next Star? Yeah, when he was 11 years old ata nung time na yun. Pero look at him now. Darren Espanto was born and raised at Calgary, Alberta, Canada. Ayun. He was born on May 24, 2001. Ayan. So, 1 year lang yung gap niya. Gap ko sa kanya. Ayun. Sobrang natuwa ako na... Natuwa ako sa performance niya, the way he sing, grabe yung range ng boses niya. Until ngayon, kahit na hindi na ganun kataas, pero still, diba, quality pa din. Hindi pa rin nagbabago. So yun guys, sobrang dami kong memorabilia ni Darren, sobrang dami kong album. Hindi na sobra, marami akong albums niya, and marami akong mga stuffs dito na represent Darren Espanto. Pero, hindi ko siya mapapakita dito sa video. I mean, dito, ngayon, live. Hindi ko mapapakita kasi naka-green screen tayo, and we all know na ang color ni Darren is color green. Ayan. So, kapag pinakita ko dito, mawawala din siya. So, bigyan ko lang kayo na example. Ayan o, green. Hindi ko alam kung pag ito nawala, ayan, basta ito siya. Later, papakita ko na lang in a different background. Papakita ko lahat-lahat ng mga collection, mga Darren Espanto collection, Darren Nati collection, ayan, pati yung mga shirt na fandom shirt, mga ganun. Papakita ko yun sa inyo lahat. But for now, bigyan ko muna kayo ng story about how I become a fan of Darren. So, way back 2014 or 2015 na, sige, 2015 na tayo. Actually, ako, low-key lang talaga ako. Low-key fan lang ako. Silent fan, ganun, nood-nood. Ganyan, support sa Instagram. Share ng video. Ganyan. And then, yung sister ko, siya talaga yung super avid fan na, woo, sige, punta sa mga events. Ganyan. Punta siya doon, punta siya dito, sugod dito. Ganyan. Kahit may pasok, sige, punta. Kahit malayo, pinupuntahan namin before. But, ayun na nga, hindi siya pinapayagan ng mom ko since she's the only girl in the family. Ayan, siya yung kaisa-isang unika iha ng pamilya namin. Hindi siya pinapayagan na pumunta sa mga event mag-isa. So, syempre, andito ako to the rescue para payagan siya, kailangan kasama ko. So, syempre, dahil lagi ako kasama, lagi ako nando sa event, na-adopt ko na yung culture and appreciate ko lalo yung talent ni Darren. Lalo na kapag kaharap mo na siya, nakakausap mo siya. We also had a lot of photos together, yung mga photo-offs, mga events, ganyan, nakakasama ko siya. And Darren is
very, very, very down-to-earth na tao. Sobrang kind and sobrang bait talaga, promise. Hindi ito dahil fan ako ah. But kahit na hindi event or kahit na makasalubong mo lang siya, sobrang tawagin mo lang siya, lalapit siya, papicture ka sa kanya, it's okay, walang problema, hindi masungit and everything. But ayun na nga, from the very first album niya, meron ako hanggang dun sa last na album na nilaunch, I'm not sure. Kasi medyo yun nga katulad ng nangyari sa pagiging fan ko kay Kyle. Medyo naglaylo lang tayo kasi nga, syempre college na tayo and we have to focus sa college life natin, sa college journey natin kasi hindi rin biro yung mga subjects, hindi rin biro yung journey sa pagiging college. Ayun, so kailangan na lang natin seryosohin, kailangan natin bigyan talaga ng effort and ng time. And I know naman na even if you ask Darren about it na hindi ka masyadong active because of your study, syempre sasabihin niya na study first. Kasi nandyan lang naman siya. But yung education, syempre yung education, when you fail, medyo mahirap humabol. So yun, napunta na tayo sa education. But ang Darren Espanso was also known as the total performer? Puro F ha? The total performer. Bakit? Bakit siya naging the total performer? Because just like Sarah G, just like his coach, marunong siya kumanta, marunong siya sumayaw, nakapag-try na din siya ng acting, lahat, halos ng talent meron siya, matalino, diba? So yun, kaya sobrang naging idol ko siya. Actually, before, way back 2015, ginagaya ko pati hairstyle niya. Hindi ko alam kung makakapag-insert ako ng photo dito nung time na ginaya ko yung look niya. Ang daming nagsabi before, that was before, kasi German nung bata, medyo chubby-chubby pa din si Darren. And medyo magkasing katawan pa kami that time. Yun nga, ngayon kasi medyo napasarap tayo ng food. Ayun, kaya ganda yung nangyari. Pero ayun nga, before, talagang ginagaya ko siya kapag may mga event, napunta ako, ganyan, may mga mangilan-ngilan. I'm not saying naman na madami, pero may mga ngilan-ngilan na nagsasabi na, ayun nga, no, you look like Darren, magkakilos kayo ni Darren, ganun. Being a fan, lalo na ng Darrenatics, is medyo mahirap kasi sobrang lawak. At first, sobrang ano nga lang ako, katulad ng sinabi ko sa inyo, silent fan lang ako, nasama lang ako sa sister ko hanggang sa napasama na din ako sa iba't ibang mga groups. We have different Darrenatic groups, may mga malalaking groups na ako nasalihan. Ayun, naging admin na din ako, and noona editor hanggang sa naging admin na ako ng social media, ganon. Nagpo-post ng updates, nagpo-post ng mga photos about Darren, of course, about sa mga events. Ako din yung nag-edit ng mga pang-post minsan before. Pero yun nga, dahil nga naging busy tayo, medyo kailangan natin talagang i-surrender, kailangan natin talagang mamili between career or yung pagpa-fan natin. Pero yun nga, katulad ng sinasabi ko palagi, tumigil man ako sa mga fandom, sa mga fan group, it doesn't necessarily mean na tumigil na rin ako sa pagsuporta doon sa person. Even if you're not into a fandom or into a group, even if mag-isa ka lang, sumusuporta ka lang sa bahay, sa internet, sa pag-post ng photo, sa pag-like, sa pag-comment sa mga post niya, still, ma-appreciate pa din niya yon. And kahit na hindi ka man niya kilala, hindi ka man niya ma-notice, the important thing is na susuportahan mo siya. So yun naman yung importante doon. Yun ang importante sa ating mga fan na papasaya natin, na nakakatulong tayo sa pag-support doon sa idol natin. Okay? So, ano pa bang ikukwento ko sa inyo? Ayun, papakita ko sa inyo yung mga albums na meron ako. Ayan, papakita ko siya sa inyo. Insert ko yung clip dito in 3, 2, 1. Ito yung mga keychains na meron ako. I have a lot. Pero yun nga, meron akong tatlong keychains dito. Then also, meron din tayong fan. Ayan, meron din tayong fan. Ayan siya. Then meron din ako ditong photo. Picture namin. Ayan. So, kung alam niya yung damit niya dyan, meron ako niyang damit na yan. Talagang binili ko yun kahit sobrang bahal yung damit na yun. Actually, it was one of my most expensive clothes.
promise, talagang binili namin yung damit na yon. Sobrang supportive ng nanay ko at binili niya sa akin yung damit na yon na sobrang kapareho nung kay Darren. Yeah. So later mapakita ko sa inyo yung damit na tinutukoy ko. Next one, I also have here ang ID nung The Total Experience sa Kia Theater naman to nung June 25, 2016. Ayan. So, look at it. It's all access. Kia all access. I also have lanyard or ID lace. Darin, ayan. Pero ito, hindi siya official merch. Guys, hindi siya official merch. Pinagawa lang ata to, tapos binenta, so bumili ako. Then also, meron tayong mga pin na pinagawa din. Yan, ito. And also, ito, from Dianetics All In again. Next one is laminated photo again. Ito, hindi ko alam kung kanino to. Nakita ko lang to sa bag ko. Pero yan, tagal na ito sa akin, parang 2015 pa ata to. So, sobrang grabing album yun na parang comics. Ayan. So, pag in-open nyo siya, talagang parang comics siya. Tanggalin mo na. Ito yung CD niya. Ayan. Pwede nyo din i-cut out yung likod para maging mini standy. Ayan. Pwede nyo i-cut yan. Ito yung itsura ng loob niya. Sobrang comics talaga. Meron akong dalawa. Yung isa is merong message ni Daryl. Nagpa-sign ako, sinulatan niya. 2015 din to. Yan. Lagyan nyo ng letter na ganyan. Next album is hindi siya under MCA. By the way, all of these albums are from MCA Music except this album. Itong album na to is from Ivory Music. Dahil nga dati, nung nabubuhay pa po si Ate Karen, she used to work at Ivory Music, and since sobrang Dianetics si Ate Karen and Dianetics din daw yung, I don't know if yung may-ari ng Ivory Music is fan din ni Darren, kaya ginawa nila to. So sobrang special din ito, nitong album na to, kasi it comes with 3 Darren cards, which ito, long characters, ayan, yan siya. Yun nga lang, ang downside, hindi siya mapapirmahan kay Darren kasi, syempre, yung mga mall show ni Darren is under MCA. So, syempre, pag nakita nila nagpapapirmahan ng ibang album, baka harangin nila. Kaya, hindi siya napapirmahan kay Darren. Ito lang yung kaisa-isang album na walang pirma ni Darren. Itong Be With Me, Darren, Espanto album. Ito yung first na nilabas. Dito sa ganitong version, meron siyang 10 songs. And again, it's under MCA Music. Medyo mahirap lang siyang buksan. Buksan mo siya, ganyan siya. May makikita ka na poster. Andito din una is yung ito, yung mga songs. Ayan, mga lyrics. Tapos, yung poster. Ayan. Ito siya. Tapos, kabila ito. Of course, yung pinaka-CD nandito din. So, ganito lang yung CD niya. And, meron, uy, meron pala ulit tong ano, message. Ayan. Hi, Kuya JC. Next, is naglabas sila ng version na mas malaki compared to this one. Ayan. Pero, ang alam ko, same lang yung mga songs. Yes, same lang yung mga songs. Yung packaging lang yung pinagkaiba. Ganito na yung itsura niya. And, meron na naman po tayong message from Darren. Ayun sa ako nagpo-focus. Pero yun siya. Tapos, meron din po itong dito nakalagay yan. Meron din siyang andito pa yung resibo. Tapos, of course, may message si Darren dito sa mga bibili ng albums. Tapos, meron akong dalawang copy. Ay, tatlo pala. Sorry. Tatlong copy nito. So, tingnan natin kung may mga messages. Ito, wala. So, ito, wala din. Last but not the least, ito yung isa sa mga last na album na meron ako. Ito is same siya dito, but this one is a deluxe album. Ayun, meron na siya acoustic, may mga acoustic versions ng mga songs niya. Pero ang natatandaan ko ito, hindi siya pinirmahan sa CD.
sa sobrang pagmamadali nila, dito lang siya pinirmahan. Now, proceed tayo doon naman sa mga t-shirt. Ito yung kauna-unahan t-shirt na nagkaroon ako, na Dianatic shirt. Ayan siya. Ito hindi lang siya. Kaya nakalagay sa likod is Certified Dianatics Laguna. Ayan, official shirt siya ng Dianatics Laguna. I'm a part of it. Ayan. Ito yung tsura nung harap niya. Plain lang siya na green. Tapos, may letter D lang. Tapos, next na nagkaroon ako, of course, is yung ito. Dito na ako naging admin, which is this one. Dianatics All In the Blue. Ayan siya. Tapos, yan, picture. Ito yung pinaka-logo talaga. And, Team Philippines na nakalagay dyan. Kasi maraming Dianatics All In. Kalat-kalat. Ayan. Tapos, sa likod, of course, is yung pinaka-mantra, Humility Comes Before Honor. Itong last din, Dianatic shirt na nagkaroon ako, which is itong official shirt din siya. Ayan siya. Certified Dianatic since 2014. Ayan siya. Tapos sa likod, of course, yung team, which is itong Dianatics All-In na nakalagay. Nakalagay dito is official D-shirt. Yun yung mga collections ko. Na Dianatics collection or Dianis Panto collection or kung ano mong gusto nyo itawag sa kanya. Pero yun na nga guys, balik na tayo dun sa green screen, okay? So yun yung mga albums and collections na meron ako. Meron ako, parang slang. Pero yun, yun yung mga albums and collections na meron ako about Darian. And ngayon, napakita ko naman sa inyo is yung mga photos namin together sa mga events. Yan, sa mga events kapag nagkikita kami or kapag napunta ako sa mga events niya. I'll be including the photos. Ito na yung mga photos namin together. I'll give you a short slideshow of the photos. So, yun yung mga photos namin. Hindi po yun edited. Napunta po talaga ako sa mga event niya before. And yun nga, update ngayon kay Darian. Nasa Canada siya ngayon with his family. Kasi nga, nag-lockdown, pandemic. And syempre, most of us naman kasama natin yung family natin. And since si Darian is considered pa din as minor, kasi nga, diba, 21 years old below, hindi pa rin pwedeng lumabas. And ngayon, si Darian, 19 years old pa lang siya. Hindi pa rin siya pwedeng pumunta dun para mag-perform. So, nasa bahay lang siya ngayon sa Canada. And mapapanood niyo siya palagi every Sunday sa I Want ASAP. Every Sunday with Ate Maymay, Edward, and Kuya Robby. Ayan. So, sila yung nag-host ng I Want ASAP. And he recently, last month lang ata yun, if I can still remember, last month or last month, kasi ang bilis-bilis po ng mga araw, naglabas sila ni Jada ng song nila, which is Sana Tayo Na. Ayan. So, if hindi nyo pa napapakinggan, you can stream Sana Tayo Na on Spotify. Meron din siya sa ibang digital platforms. And you can also search it here on YouTube. Nasa YouTube channel ata siya ni Darian, if I'm not mistaken. Basta search nyo lang, lalabas din agad. Kasi sobrang nag-trend talaga siya. And sobrang ganda ng message ng song. Sana sila naman talaga ng dalawa. But anyways, sobrang dami ko nang binaldal. That's just a short background kung paano ako naging fan ni Darian. And I don't know how to describe it in the best way. Pero yun nga, basta ako, alam ko, I'm a fan and susuportahan ko siya no matter what. Sa mga projects niya, sa mga upcoming shows, upcoming mga albums pa na ilalabas niya. And syempre, we can't wait na maging maayos na yung lahat para makabalik na siya dito and makapag-perform na siya ng live sa ASAP natin to. So, yun na guys. There you have it. Sana nagustuhan nyo yung video na to. And if fan ka din ni Darian, comment mo sa baba kung paano ka naging fan and bakit. Anong reason kung bakit ka naging fan ni Darian. Anong nagustuhan mo sa kanya and everything. Basta comment kayo sa baba kung fan din kayo ni Darian and use the hashtag Solid Dianatics. Ayan. So,
That's it, guys. Sobrang nag-enjoy ako dito sa video na to. Sobrang dami ko pang gustong sabihin, pero masyado nang mahaba yung video. Baka antungin na kayo dyan, o baka nga tulog na kayo dyan eh. Pero sana nagustuhan niyo itong video na to. And if you do, don't forget to hit the like button, click share, and please subscribe to my YouTube channel to be part of our growing family. And kung gusto mong makapanood ng iba pang mga videos ko, don't forget to click the notification bell button na katabi ng subscription button para ma-notify ka every time na nag-upload ako dito sa YouTube. So that's it. This has been JC Billion na lagi nagpapaalala sa inyo to always keep safe and always be foggy like me. Till my next video, bye!